Ordo. So, wala na ako kasi si Bishop San Diego, so wala kami ito ah. Kasi nakakalisip po tayo ng dalawang ordo. So, ngayon po yung isang ordo ay pamimigay po. Ito po yung binibigay sa atin ng diocese. Pangalawa, nag-send po ng message at nagpasabi po ang Bispo last November 2 na magkaroon po tayo ng second collection para po sa typhoon Lando victims. Opo. So, yung hindi pa po nakapag-remit, pakipa-remit po or yung donation, hindi po kayo nakapag-second collection. Dahil ito po December, halos occupied po ang ating mga pa-second collections. Pangatlo po, yung hindi pa rin po nakapag-remit para po sa piso, para sa misa ng mundo. Dahil malapit na po, January na po ito. So, pakisabit po at mo sa December para po ma-remit na po natin lahat sa national office para po mas makaganda pa po. Pag-apat po, nasasabi naman na po sa inyo sa finance office kung may po yung nagbabayad to check payment, no? Ang ilalagay nyo na po ay hindi na po tayo sa San Pablo dahil sinabihin na po tayo ng ating mga bako na dapat po ilalagay natin ay the Roman Catholic Bishop of San Pablo Inc. No? INC. So, alala po sa lahat po na nagbabayad to check payment, ito po ang ating po ilalagay. Pangapat po, Diocesan Health Clergy Board, sa pamamuna po ng ating po Bispo, ang moderator po is Father Kaka, nagkaroon po ng draft para po sa manual ng ating pong healthcare program. Bakit po tayo nagkaroon ng draft para po mag-ayos at kung ano po ang kinakailangan at coverage ng ating pong hospitalization program. Dahil marami pong nagre-request, marami pong ibang sinasuggest. So, nag-formulate po ng draft health board. Ipamimigay po ito sa inyo ngayon. And then, si Father Eugene po ay magpapadala po ng sulat kung ano po yung mga pag-uusapan sa Vitali at kung kailan po ay sasama na rin po ito. Pang-lima po, inihali po sa Presbyterian Council na magkaroon po tayo ng ating po talagang sementeryo para sa mga pari. Na-suggest na po po na ang sementeryo ay dito ilagak sa St. Peter's pero hindi po tayo umasa para sa permit. Kaya hindi po sa ating po bakanting lupa pa rin sa tabi ng Carmel, hindi rin po ito nakapasa. At kaya hindi po sa katedral ay hindi rin po nakapasa sa site kung ito po mismo ibabawal ang bakay. Kaya po, na pagkasunod po sa Presbyterian Council na bumili ng certain lot dito po sa San Pablo, sa San Pablo Memorial, no? Mas kilala po ito bilang Makto. So, sa lahat po ng pari na nakalagay ay ang last will po nila, sa last will po nila, ay di po ilibibig, ay doon po kayo ilibibig. Doon po tayo ilibibig, doon po ang nakalagay po sa ating po last will. Pero ang isa pong naging suggestion ay magkaroon po tayo ng ospary. Kung saan ito, marami na po tayo mga nakalibig na pari sa iba't ibang lugar. At yung majority po ng mga pari natin, limang pari natin po sa San Pablo Memorial. Okay. Sila Father Bentoy, sila yung iba po natin mga pari. At ang naging suggestion po ay magkaroon po tayo ng ospary at ang isa pong ikinoconsider ay dito po sa tabi ng konsileyo po ng obispo. No? Ito po yung sitwasyon po ngayon kung hindi po kayo nakakabisil. Okay? So, simula po dito, dyan po sisimula yung construct sa site. So, yan po muna yung sitwasyon po ngayon, yung place. At ang ating po perspective ay ganito. No? So, magkakaroon po tayo ng goals dito po. Para sa lahat po ng mga buto na pari, ay dito po natin po lahat po ilalagay. Ngayon, ipadadala po yung kopya po nito sa lahat po ng Vital Foray kasi po ito ay subject pa rin po for discussion, approval ng mga pari po natin sa bawat pinahiyin. So bawat pinahiyin po ay dinigyan din po ng kopya nito para po mag-usapan during your meeting. Kasi ang estimated po natin na magagamit po doon ay 800,000 higit. May tatanong po natin, saan po natin paalin po din ito?
During the life of Bishop San Diego, nakabili po siya ng property noon para po sa diocese dito po sa Manila Memorial sa Las Marinas. Meron po yung 18 lots, before po ang price po noon ay 900,000 plus. Ngayon po, kung ibebenta po natin, almost 1.6 million na po yung present value po niya. So kung ito po ay ating ibebenta para makapagpatayo po tayo ng ostory, dito po natin po yung gugunin. So, perspective po ito, yung bibili po nating lote dito po sa San Pablo Memorial, ito po yung sa May San Gabriel. Ito po ay mayroon po 8 lots at pwede po maging 16 at may provision po siya na magtayo na pwedeng dalawang mitso o putol. Hindi na po kinonsider yung musileyo kasi yung musileyo lot dito po sa San Pablo Memorial ay almost 1M na po. Wala pa po yung mismo musileyo. Kaya po during the Presbyterian Council, napagkasunduan po na bilhin ang lote po ito para po sa atin. Okay? At may provision po na ganito. Sample pa lang naman po ito. So, wala po ang yan po ang nasa isip ng ating gumuhin. So, yan po yung perspective. And then, kung ano pa po yung mga suggestion doon po sa ating pong Osmary, ay pwede po nabang i-sasabing provider po rin para po isa po sa atin. At salamat po kayo yung si Gabriel, isa rin po sa bahaging pag-isip po sa atin. So, ilan po. Salamat po. Thank you. So, tayo hindi naman itong ating pinag-usap.